isang masayang araw po. Ito naman yung ating bunso sa mga kambing. Less than a week old po yan. Solong anak. Anak na po yan nung ating barakong gumagala dito. Na mistiso lang po. So yan po ang ating pinakabatang kambing. Pasyalan naman natin ang ating mga alaga dito sa consolidated pen. Dito lang po, malapit sa ating mga kulungan ng kambing din. Yan po ang mga kambing, yan na lang po ang problema ko dito. Naglalabas-pasok sila rito sa ating consolidated pen. Kasi po, magaling rin ang mga kambing. Nakikitang dito, dinadalhan ng damo ang ating mga alagang baboy. Ayan po, nakikikain din sa ating mga alaga. Doon naman po sa rabitan, pumapasok din sila, kinukuha po yung damo, kinukuha rin po yung feeds. Kaya talaga pong very opportunistic ang ating mga alagang kambing. Sinasamantala po nila ang easy source ng pagkain. Ito po yung ating umanak na pinakahuli dito sa ating mga baboy. Kay Roco pa rin po ito. Yung pong iaanak ng June 14 upwards ay kay Mario na. So yun pong umanak natin dito na 16 na mga inahin, kay Roco po lahat ang mga biik na yan. Kasama po yung anak ng inahin na ito na nagtatago na naman po dyan sa sukal, kaya hindi natin mabilang, pero 6 po yung kanyang mga naging biik. So pasok po ako para makita natin ng mas maayos ang lagay ng ating mga alaga dito sa loob ng consolidated pen. So ayan po yung ating umanak na huling umanak na inahin. Diyan pa siya sa kanyang kuta. Nakatago po sa sukal ang kanyang mga biik. Ito naman po si Kalinga. Malamang po ay may laman na ito sa nanakastahan na ni Mario. Yan po, puro nakapanganak na ang mga inahin na ito. 6 na lang po ang hinihintay nating aanak pa dito sa ating 22 na inahin dito po sa consolidated pen. Ayan po ang kanilang mga biik. Bilog na bilog na. Yan po, palit uli ng tubig sa ating mga painuman. Karamihan po ng mga biik andito rin sa silong, nakikipagkwentuhan kay Mario. Ayan po, iisan nyo rin ang painuman para naman po malinis ang ano niya. Di naman po kailangan sabunin pa. Basta po relatively na malinis naman, hindi po yung nakadikit ang lupa. Kung may ganyan pong kaunting lumot, okay lang naman yan. Pero isa ko nga pong suggestion pa, ang painuman, kung kamukha po nitong sa aming style na nakaplanggana lang kayo o nakabatsa, na madali namang maililipat, huwag nyo pong patatagalin sa isang lugar. Yan po, kaya nagkahukay-hukay yan. Dahil dito po naglagi si Mar sa paglalagay ng kanyang painuman. At ang mga baboy po, nung summer, dahil mainit, itinataob po yung mga planggana o batsa at naiipon ng tubig. Tapos po, tuloy-tuloy nilang binubungkal ang lupa para po makalumalim at mas may paliguan silang mud pool. Kaya ito po, kita nyo, ang lalalim ng mga naging hukay. Kung ililipat-lipat po ninyo ang lugar
ng painuman, hindi po sila maghuhukay ng husto gawa ng paiba-iba po yung napupuntahang lugar ng paliguan, hindi po maglalagi ang tubig. Kaya po ang gawa nga namin ay nagtayo kami ng mga piggy pool. So yung ating mangkulungan, lalagyan ng piggy pool yung pong pinag-iistayan nila ng summer months. So ito po si Mario. Malapad na po ang kanyang katawan. Ha, Mario? Hawak-hawak, Mario. Bakit pilipilipit naman niya iyong lubid sa mukha? Ayan po si Mario, ang ating resident boar ng Consolidated Pen. Siya po ay talagang mag-i-stay na dito. Siya na po ang ating permanent boar dito sa Consolidated Pen. Ihintayin lang po nating makita ang resulta ng kanyang mga biik. Pero dahil malaking baboy po si Mario, isip ko po ay malaki rin ang kanyang mga ipoproduce na biik. At si Mario po ay hybrid dahil may halo daw po siyang durok. Although ako po, ang duda ko, ang halo niya ay Hampshire dahil po sa lumabas na pattern, color pattern sa kanyang katawan. So, kung ano man po ang hybrid na lahi ni Mario, importante po ay malapad ang kanyang katawan na hindi po naman na purong hybrid dahil ang rear quarter niya po o hind quarter ay hindi kasing lapad ng kanyang shoulder. Ang baboy damo po natin o native, hindi po pantay, malapad ang shoulder kaysa po sa hips. Hindi po kamukha ng mga hybrid talaga na ang hips po at ang shoulder ay magkasing lapad. Or yung hypor nga po, mas malapad pa yung kanyang shoulder ay yung kanyang hips kaysa sa kanyang shoulder. Ito po yung ating second to the last na umanak. Malamang yung kanyang mga biik po ay nakatago dyan sa damuhan kaya hindi pa rin kita. Dito po yung naging pwesto niya ng pinag-anakan. At silip lang po tayo sa likod naman ng pump house kung meron pong nakastasyon na baboy. Kung may nagkukuta at nabungkal ang lupa. So ayun po, kasama niya ang kanyang mga biik. Malalaki na po, ready for weaning na ang mga biik na yan. So next week po or the following week, third week po ng June, mag-aawat na po tayo dito sa ating Consolidated Pen at pakikita ko po yung pagkakakulong ng mga biik. Hindi ko na po pakikita yung pagkukulong mismo, pero bago po namin hulihin ay pakikita ko yung nakulong po dahil dun sa pakainan nga. So yun pa rin po dating sistema natin ang ating gagamitin. Kita niyo po yung mga biik, nakasawsaw agad sa ating painuman. So yun po ang aming gagawin. Itatayo na po this week ang pangkulong dito po sa area ng ating pakainan para po masanay ng maglabas-pasok ang alaga natin. At pagkatapos po, yung 50 pinakamalalaki ang aming pipiliin upang iwalay na po natin. Malalakas naman po silang kumain na at yung mga maliliit ay natuto na rin pong kumain ng starter feeds niyan dahil po nakikita yung kanilang malalaking kasama na napasok, nakain po ng starter feeds. Yun po ang kagandaan ng sunod-sunod na ganyan ang mga iniaanak na biik, hindi po yung sabayan lang. Pag may natuto na po,
monkey see, monkey do. Na gagaya na po yung mga bata, makikisunod sa mas may edad po nating mga biik at malalaman nila na yung lugar na yan pala ang source ng starter feeds. So pupunta na po sila regularly dyan. Kaya po yung mga unang umanak, matagal bago natin napakain ng starter, kasi po kahit na may latag ng starter, hindi pa nila pinapasok yung pakainan gawa ng hindi po nila kilala yung pagkain. So yan po, kaya importante ang lagi ang palitrin ng painuman, dahil yan, unang-una, nagbababad po sila. Pangalawa po, mas malakas po silang uminom pag bago ang tubig kesa po dun sa nagpuputik na dahil kanilang pinaliguan. At kuminan po ay dudumi pa sila at iihi dyan sa loob ng ating painuman. So ito po ang ating first breeding pen sa ngayon or consolidated pen. At hanggang dito na lang po muna ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.